Ang sarap po na sa umaga pa lang ang Diyos nang nasa puso natin, nasa isip natin. Hallelujah. Ang lumikha sa atin, ang ating Ama na napakabait, napakabuti, napakadakila. Salamat po muli tayong nagkakita, nagkasama ngayon para manalangin. Hallelujah. Para magpuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mahal na mahal natin ang Panginoon. Siya ang ating buhay. Marami siyang gustong gawin sa ating pong mga buhay bilang kanyang mga anak, bilang mga asin at ilaw ng sanlibutan. We are created in the image and in the likeness of God. At nais niya sa buhay natin makita kung sino siya. The goodness of our God, the faithfulness of our God, na maging blessing po tayo. Dapat po tayo po alulod, daluyan ng pagpapala ng Diyos. Amen. Yan po ang disenyo natin kung bakit bilis tayo ng Panginoon. At ang matindi po, hindi nauubusan ng pagpapala ang Diyos. Hindi siya nauubusan ng idea. Hindi siya nauubusan ng magandang bagay na gusto siyang gawin sa buhay natin. Halimbawa, this year 2022, ano kaya yung gustong gawin ng Lord na bagong bagay sa buhay mo na nakaka-amaze, nakakamangha? Sa atin po ngayon, ang isang gusto ng Lord sa atin yung tayo'y lalong mag-increase. At hindi lang yun, sapagkat tayo po'y naging kawangis ng ating Panginoon Jesus, nababago tayo. No, gusto ng Lord mag-multiply tayo. Dumami po yung kanyang mga anak. Dumami yung mga mananampalataya na puno po ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng pagmamalasakit. Hallelujah. Ang sa ating pong devotion ngayon, itutuloy ko po yung message kagabi. Kung kayo po'y nakapanood ng ating Wednesday service kagabi, ito po'y kasunod ng message natin. It's about making yourself ready. Making yourself ready for the supernatural increase. Our God is a God of multiplication. At ang ating nakita, ang susi, two words, be faithful. Sabi niyo, be faithful. Isa pa po, be faithful. Alam mo, sa nakikita ko ito, no, kasi ang Diyos tapat eh. Ang Diyos naghahanap ng kanyang mapagkakatiwalaan. Can you stand to be blessed? Pwede ka bang i-bless ng Panginoon? Napakahalaga na pag tayo blessed ng Lord, hindi tayo magbabago, kundi patuloy tayo magiging grateful, patuloy tayo magiging servant, humble, and a channel of blessing to many people. Naghahanap ang Panginoon ng makakapartner niya. Isa po sa kanyang natagpuan ay si Abraham. Sabi sa Genesis 17, verse 1 and 2, nang siyam na taong gulang na si Abraham, tinawag si Abraham at the age of 75. Matanda na, kaya hindi po huli ang lahat sa atin. Ngayon, siya po ay 99 na. 24 years ago, muli nangusap ang Lord sa kanya. Sabi diyan, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan. Now, dito po, ni-reveal ni Yahweh kung sino siya. Actually po, yung Diyos na makapangyarihan dyan ay El Shaddai. So, pinakilala po ng Diyos kay Abraham that He is El Shaddai, the God who is more than enough, the God of increase, the God of blessing, the God of who is sufficient, ano, more than enough. Mga kapatid, napakahalagang makita natin na ang Lord gusto makipag-partner sa atin at ang dala-dala niya, ano, increase, blessing, multiplication, prosperity, victory, favor. Kagaya po ng ginawa niya kay Abraham. At ito ang kanyang inihingi para po ma-activate yung increase nito. Sabi niya, palagi kang maging matapat sa akin. Hindi niya binanggit na maging tapat ka. Kundi sa inyo, yung word na palagi. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo para ramihin ko ang mga lahi mo. Multiplication. Ang ganda ng pagkasabi sa NIV, when Abraham, hindi pa siya Abraham dyan, pag sinabing Abraham, exalted father. Pero pag sinabing Abraham, God, or father of many nations. Yan po ang ating Diyos. Ang ating Diyos, hindi pa konti ang kanyang galaw, ang kanyang, pag meron siyang ginawa, pa-increase ng pa-increase. Sabi niyan, the Lord appeared to him and said,
I am God Almighty. I am El Shaddai. Sa Hebrew, El Shaddai yan. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you. Imagine that. The great God, creator of heaven and earth, the El Shaddai. Sabi niya, makikipagtipan ako sa iyo. Sabi niya, I will make my covenant. Gagawin ko yung tipan ko sa iyo, sa akin at sa iyo. And will greatly increase your numbers. Greatly increase your numbers. Kaya nga po, ang susi po dyan sa ating supernatural increase ay faithfulness. Sabi nga ng ating binasa sa Kawikaan 28:20, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Palaging may pupuntahan, may mararating, may magandang mangyayari sa mga tapat sa Diyos. Sa mga tapat sa lahat ng bagay. Pero yung mga nagmamadaling yumaman, parurusahan. Yes, yumayaman din ang masama. Kaya lang, sabi ng Arian, ngunit parurusahan ang yumayaman sa pandaraya. Iba pa rin yung pagyaman mo galing sa Diyos. Sapagkat siyang nagbibigay sa atin ng ability to produce wealth. God has given us the ability, the power to produce wealth. Amen? Ngayon, speaking about faithfulness, no? Paano pa sinusukat ng Diyos ang katapatan? Tayo kung minsan may pamantayan tayo. Pero tingnan natin ang pamantayan ng Diyos. Na pag sinabing tapat, no, siguro panoorin nyo mamaya, bukas. No, yung message kagabi, diniscuss ko mabuti ito yung point number one, yung being consistently consistent. Napakahalaga na tayo consistent. Sapagkat sinusukat ng Diyos, God measure faithfulness not by day or weeks or months. Ang tanong, hindi lang yung tapat ka nung last week o 10 years ago. Hindi lang tayo tapat pag tayo mag-preach o mag-handle ng cell group o may ministry. Kahit wala kang gagawin na ministry, tapat ka pa rin. Lalo na pag nag-iisa ka, tapat ka pa rin. Maging sa iyong pagtulog, tapat ka pa rin. Maging sa iyong pananaginip, faithful ka pa rin sa Panginoon. Amen? Lahat po ng tapat, magsabi ng amen. Now, ating nakita that being faithful is not legalism. Being faithful to your devotion is not legalism. Being faithful in the process, in the cell group, in Great Commission, in sharing the gospel, in serving God, it is not legalism. It is an expression of your gratefulness, your gratitude to God. Mahal ka ng Diyos, tinubos ka niya. At dahil talagang napakabait niya, napakabuti sa atin, tuloy mong, totoo mong naranasan yung kaligtasan, totoo kang na born again. Ano ang yung tugon? Magiging tapat ka eh. Amen? Magiging tapat ka hanggang wakas. Kaya nga po, huwag natin bibitawan yan. Sabi nga ng Kawikaan 3:4, pananalig at katapata ay huwag mong tatalikuran. Ikwintas mo sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Alam po, sa taong po ito ng 2022, huwag kang mag-focus doon sa anumang bagay na material. Mag-focus ka lang sa pagiging matapat sa Diyos. Amen? Pag tapat ka sa Diyos, magiging tapat ka na sa lahat ng bagay. Huwag kang matakot kahit hindi mo bawasan ang timbang ng iyong timbangan. Kahit hindi mo dayain ang timbangan na mapagpapalaan ka ni Lord. Ano man po yung timbangan natin, no? Gawin nating matapat lagi ang ating mga transaksyon. Now, pangalawang bagay na gustong bigyan ng focus ngayon, no? How God measure faithfulness. Ito napaka-importante. By being big, even any small things. Sabi niyo, being big. Being big, any small things. Kumbisa kasi pag maliit na bagay lang, ayaw ko na, walang naman yan eh. Maliit na bagay lang yan. Alin po, big things grow from small beginning. Lahat ng promotion nag-uumpisa sa maliit. Lahat, hindi agad-agad nandun ka na sa tatok-tok ng tagumpay. Ia-humble ka muna ni God. Magiging faithful ka muna sa maliit na bagay. Sabi nga riyan, faithfulness requires integrity. Although malapit na magkamag-anak ang faithfulness sa integrity. Pag ikaw may integrity, you are faithful. Pag sinabing integrity, wala kang pagkukunwari. No? Walang halo. Pure. No? Solid. Solid na solid tayo. And God tests your integrity in little things. Yung ating katapatan nasusubok sa mga maliit
na bagay. Kaya nga po, being big in small things, hindi mo inihintay na ma-promote ka muna. No? Para mo ibigay yung best shot mo, yung pinaka-best mo. Ito ang problema ng marami. Ako, pag ako na ang presidente, ako na ang supervisor o manager, ito ang gagawin ko. Now, wag mong hintayin maging manager ka. Ngayon pa lang, mag-umpisa ka ng kumilos, mag-umpisa ka ng mag-isip, gumawa bilang isang manager. Amen? Ano pa, baka janitor ka lang ngayon. Ako po, dati po akong floor director. Taka-manis ng flooring. Nagbamanis, nagmamap. Pero pinagbibutihan ko yung pagbabalis, ang pagmamap. Bakit? Isang araw, kapatid ko, ipopromote ko ng Panginoon. Nakatingin ang Lord, if you are big in small things. Sabi niyo, big in small things. Yung pang kahit pang ka lang, usher ka lang, pag gumiti ka, pag nag-welcome ka ng mga tao, pag nag-entertain ka, parang nakikita si Jesus Christ sa'yo, you are becoming big in small things. Sabi nga ni David, kahit ako'y bantay pinto lang sa bahay ng Diyos, okay na sa akin. Being big in small things. Now, look at David, King David. Anong nangyari sa kanya? Huwag mong hintayin na ikaw ang nasa posisyon. Hindi naman kailangan nandun ka para makagawa ka ng matindi. Even in small things, you can big by being faithful, by giving your best shot. Can I have an amen? Hallelujah. Kahit hindi ka pa pastor ngayon, kumilos ka na na parang pastor. Serve your pastor, serve your people, serve your cell group. Be faithful. Pag nag-preach ka sa cell group mo, nag-share ka, kahit lima lang yan, isipin mo para nag-preach ka sa libu-libu mga tao. Amen? Kumisa mo, wala nang gana yung iba. Pag dalawa lang ang dumating, mulita na mo. Sabi niya, postpone na lang, cancel na lang. Wala yung iba eh. No, be big even in a small thing, kahit dalawa lang yan. Mag-share ka, mag-pray ka, na para bagang buong kolisyo mga nakikinig. At pati angels na be blessed. Can I have an amen? Are you big in small things? Or are you easily get discouraged and you do not give your best? Pag nakikita mo, iilan lang. Alam mo, kahit mag-isa ka lang, give your best siya. Pag nag-worship ka, hindi yung sa church lang na marami, corporate, even in your private room, pag nag-pray ka, big in small things. Matinding ka mag-pray, mag-worship, magbasa ng Bible. Can I have an amen? Ito ang problema ng marami. Naghihintay mo na ng malaking project. Ha? Malaking project yan. Maganda yan. Sisikat tayo dyan. No? Huwag kang maghanap ng ganyan. Walang mangyayari. Maraming ganyan ang nagiging attitude. Anong nangyayari? Hindi sila napopromote. Hindi nabibless. They are not big in small things. When I say big in small things, kahit maliit na ministry yan, you are always giving your best. Pinagpe-pray mo, pinaghahandaan mo, no? Talagang tinatamnan mo ng panalangin, ng pagmamahal, ng malasakit. Big in small things. And then, eventually, makikita mo, iba na pala yan. Malaki na pala yan. Bago po sinasabi yan, nasa Bible ba ang sinasabi ko? Nasa Bible po yan. Kasi po, sinusukot ng Diyos ang ating katapatan sa pagiging tapat. Maging sa mga maliit na bagay. Tapat ka ba sa 1,000? Tapat ka ba sa 20, sa 10 pesos na tithes? Alam ba, 1,100 pesos na tithes? Kung hindi ka makapag-tithes, marami ngayon, no? Hanggang ngayon, 20 pesos pa rin ang offering. They are not big in small things. Alam ba, bless ka na Lord ng 1,000, ibigay mo yung 100. Bless ka ng Lord ng 100,000, ibigay mo yung magkano? 10,000. Oh, ang laki naman, pastor. Eh, di balik na lang sa 1,000. The blessing. When you are big in a small thing, God will promote you in bigger blessing. Halimbawa, tapat ka sa 100,000, binigay mo, hindi lang 10,000, 20,000, tumulong ka pa, gagawin na Lord, 500,000 na, 1 million na yan. At ang 1 million mo, anong tithes niyan? 100,000. Pag naging faithful, you are big in a small thing, magiging bilyonaryo ka na. Naghahanap lang ang Lord ng kapartner. Ang tanong, nagtatides ka ba? Okay na yung question mo pa yan. Ngayon, ang tithing mga kapatid, galing din sa puso yan. Even in the, before the Ten Commandments, before the Mosaic Law, the Levitical Law, ano, panahon pa ni Abraham, ni Jacob, nagtatides na sila. Wala pang batas. Sapagkat yan ay covenant na pinapakilala mong lahat ng galing sa iyo ay sa Diyos. Amen? Faithful
in little things. Alam mo si Adan at si Eva, hindi naging tapat sa maliit na bagay. Sabi ni God kay Adan at Eva, kainin nyo lahat, pwede lahat. Pero yung isa, huwag nyong gagalawin. Hindi sila naging faithful sa maliit. Yung maliit na yun, na isang bagay lang, yung puno, yung bunga ng puno, ng pagkaalam ng mabuti at masama, pinakilaman pa. Anong nangyari? Curse ang dumating, pinalayas. They are not faithful. They are not big in small things. Naku kay Lord yan, bilang gratitude, huwag natin gagalawin yan. Sa Panginoon yan, sinabi ng Lord, huwag mong gagalawin. And yet, pinakilaman pa. Anong sabi ng Bible? Lucas 16:10-11. Ang taong mapagkakatiwalaan, sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Being big in small things, then God will entrust you with bigger things. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At ito ang maganda, DNA natin ang maging tapat. Because being faithful is the fruit of the Holy Spirit. Being faithful is from God. Now, dahil sa Diyos tayo, pwede ka rin maging tapat. We can be faithful because we can do all things through Christ our Lord. Kaya, isa ka sa mga napili ng Panginoon. Pero gawin mo muna, huwag mo rin malaki. Be faithful, be big in small things. Sabi nga riyan, at ang taong madaya, ang taong mandaraya o madaya, hindi tapat sa maliit na bagay, ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Nakakalungkot to. No? Akala maiisahan ng Diyos. Akala magaling pahigad. Akala hindi nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Salamat, deliver tayo ng Panginoon. Binago tayo ng Diyos. Wala nang kasakiman sa puso natin. Amen. Wala nang pandaraya. Wala nang masamang hangarin. If any man be in Christ, he is a new creation. A new creation in Christ. Kaya hindi ka naman daraya. Halimbawa, sa isang magnanakaw, nagnakaw ka lang ng minsan, anong tawag sa'yo? Magnanakaw na. Nagsinungo ka lang ng minsan, anong tawag sa'yo? Sinungaling na. No? Tayo, hindi na tayo label. Wala nang brand na ganyan. Bagong nilalang kay Jesus. Kaya tapat tayo palagi. Tapat tayo palagi sa Panginoon. Mapagkakatiwalaan maging sa maliit na bagay. Being big in small thing. As sabi ng verse 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, blessing lang, pera lang. Kayamanan ng mundong ito. Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Can I have an amen? Now, tatapusin ko ito. Baka hindi tayo matapos. Yung pangatlo, una, being consistent. Pangalawa, being big in small things. Now, being big in small things. At pangatlo, being faithful with others' possession. Marami mga tao bulagsak. Hindi ba kanaan ko yan? Hindi naman sa aking kumpanya yan. Bago pa kong malasakitan. Bahala sila. Basta ako nagsesweldo ako, okay na. Bahala kung mahulugi yan, ano man yan. No? Kaya hindi pinagbabalansan kita ng building. Hindi pinapatay yung ilaw na kailangan patayin. Hindi inaasikaso yung dapat linisin. Kasi hindi naman daw sa kanila. No? Hindi nila problema. Now, may mga bagay talagang hindi natin responsibilidad. No? Pero iba tayong Kristiyano. Mapagmalasakit tayo kahit hindi sa atin. Kasi nasa Bible yun eh. Pasinin niyo. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sa kumpanya ng iba, sa sasakyan ng iba, ha? Hindi ka mapagkakatiwalaan sa ministry ng iba. Halimbawa, hindi pa ikaw ang pastor ngayon, hindi pa ikaw ang doktor ngayon, o hindi pa ikaw nagmamay-ari ng construction firm. Halimbawa, hindi ka nagmamalasakit, hindi mo pinagbabutihan. What will happen? Hindi ibibigay yung para sa iyo. Ano sabi riyan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan ng kayamanan ng iba, ng kumpanya, ng hospital, ng church, ng ministry, ng bahay, ng sasakyan, sinong magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa iyo? Kaya kung faithful ka, yung para sa iyo, parating na. Yung para sa iyo, nandyan na. Pero kailangan maging faithful ka muna sa iba. Kaya marami sa atin dumaan sa pakikipagtrabaho, apprentice. Amen. Ako naging construction laborer. Nagtrabaho sa Paso Deco.
naging houseboy din po ako. Ang dami kong napasukan din po ang trabaho. Buti po, hindi ako naging agogo dancer. Hindi ko ba? Sorry po sa joke ko, no? So mga kapatid, hindi pinag-uusapan yung sweldo mo ngayon. Kung janitor ka man ngayon, kung clerk ka man ngayon. Tapat ka ba sa kumpanya ng iba? Eventually, buhay ang Diyos, tapat ang Diyos. Mabuti ang Panginoon. He is El Shaddai. Isang araw, ibibigay ang para sa iyo. Ipopromote ka ng Panginoon. Amen. Alam mo, ang kwento ni Haring David, maganda eh. Si David, naging tapat sa hindi kanya. Yung tupa ng tatay niya, inalagaan niya. Pagkatapos, hindi na po mga tupa ang kanyang inalagaan, mga tao na. Yung mga in debt, in despair na mga tao, in distress and in debt. Yung mga lumayas sa kaharian ni Saul, ni Haring Saul, sumama kay David, dinisciple niya yan. At ang mga yan, naging general, naging lieutenant, naging captain, naging mighty warriors ni David. Eventually, si God, kinuha sa David at ginawa siyang king. Ang pinapastulan niya, hindi na lang literal na tupa, hindi na po mga tao na dating walang pupuntahan, kundi ang pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, nation na, kaharian na. Malay mo, meron sa iyo ngayon, nakikinig ngayon ang katabi mo dahil napakatapat na talagang mahal ang Panginoon. Yan pala magiging mayor, magiging direktor ng hospital, magmamayari ng eskwelahan, magiging presidente ng Pilipinas. You can never limit what God can do sa mga taong tapat, sa mga bagay na hindi sa kanila. Amen? Ganyan ang nangyari kay David. Sabi nga sa Awit 78, verse 70 and 72, pinili ng Diyos si David upang maging lingkod niya. Bakit? Nakikita niya si David mapagkakatiwalaan. Maging sa mga maliit na bagay, he's big in small thing. Tupa lang. Inaalagaan. Binabantayan. And then, hindi kaya yun sa tatay niya. And eventually, ano ginawa ng Diyos? Kinuha siya mula sa pagpastol ng tupa at ginawang hari ng Israel. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan ang gagawin ng Diyos sa'yo. If you are consistent, if you are big in small thing, and if you are faithful with others' possession. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, nais namin ba ready sa aming supernatural increase? Sa taong po ito, through the help of the Holy Spirit and by your grace, we will be faithful. Magiging matapat kami. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nag-uusap po ang Panginoon sa inyo ngayon. Ano bang sinasabi ng Lord sa iyo na maging matapat ka? Saang bahagi? Saang ministry? Saang relasyon? May nire-reveal ang Holy Spirit sa atin ngayon. Oh, hallelujah. Be open, be open. And now, begin to consecrate to God. Ang January, a year of is a month of spiritual preparation. Nire-ready ka ng Panginoon. Inaayos siyang lahat ng bagay for your supernatural increase, for your multiplication. Oh, Jesus, we love you, Lord. Hallelujah. Yes, be open. Hallelujah. Kung kailangan mo mag-sorry kay God, kailangan mo magbago ng isip, mag-repent, gawin mo ngayon. Kung nakikita mo may pinapakita ang Holy Spirit sa iyo na kailangan mo pang ayusin, pagbutihin, this is the right time. Huwag kang maghintay ng bukas, ng next month, ng next year. Maybe tomorrow will be too late. Maybe today's decision will change everything. Ang gagawin mong decision ngayon, pwedeng may pipigilan niya na hindi magandang mangyayari. May magbabago, may mangyayaring maganda. Kasi meron kang ginawa ngayon na nagpapago ng iyong future. Meron kang ginawa ngayon na magpapabago ng iyong sitwasyon sa darating na araw. So sige po, just be faithful. Hallelujah. Begin to pray. Begin to pray. Just surrender and consecrate. I give you my heart. I give you my soul. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, this is my desire, oh Lord, to honor you. Para galang ka namin, maging tapat kami sa iyo. This is my desire to honor you.
Dalangin po namin, Ama, patuloy kami maging consistent, palaging tapat sa iyo. We will be big in small things, maging sa mga maliit na bagay, mapagkakatiwalaan kami, ibibigay namin ang aming pinaka-best, Lord. Pagbubutihan namin, mamahalin namin, aalagaan namin kahit iilan lang yung aming mga cell members. We will be big in small things, Lord. Hallelujah. And we will be faithful with others' possession, Lord. Kahit hindi sa amin, pagmamalasakitan namin, mamahalin namin, Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama, binabago mo ang aming mga pananaw. Nire-ready mo kami sa mga greater things, malalaking bagay, yung talagang para sa amin ibibigay mo at parating na. Hallelujah. Kapatid, yung talagang para sa iyo ibibigay ng Diyos, parating na yan. Be faithful, just be grateful, be faithful and be grateful to God. Worship Him, love Him with excitement, serve God, worship Him. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, pasalamatan mo ang Panginoon. Give Him praise, give Him glory. You have the ability, the power, hallelujah, to be faithful because Christ is in you. You can do all things through Christ. Salamat po, Panginoon, sa Holy Spirit. Oh, one of the fruit of the Holy Spirit is the love. Hindi lang love, hindi lang joy, but faithfulness. We can be faithful, oh God. Salamat po, Ama. Salamat, salamat. Hallelujah. Siyang patuloy pong tutugon po nito lahat ng proteksyon, lahat ng kagalingan, lahat ng karunungan na kailangan ng iyong mga anak sa umagang ito. Lord, we believe, Lord, we trust you. That's why, Lord, we love to pray, we love to commune with you. Manatili po sa aming mga puso, Panginoon, ang connection namin all throughout the day that we speak with you, Lord, na ang iyong paggabay sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon, ang siyang patuloy po naming hingin, Panginoon, na sain sa aming mga buhay upang ang buhay po namin patuloy po malinya sa katapatan mo, Panginoon, na magre-resulta din, Panginoon, ng katapatan sa aming mga buhay. Salamat po. Even this very life, O God, this very morning, it is your faithfulness, O God, for your steadfast love never ceases. Sa bawat umaga, ginigising mo kami ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan, ng lakas na nanggagaling sa iyo. Kaya nga po, as we close in prayer, Lord, manatili sa aming mga puso ang inspirasyon ng iyong mga salita, the passion to serve you in whatever we do, O God. We will give it all our best shot, Panginoon, because we do it for you and because we love you so much, O God. Salamat po sa bawat isang patuloy pong nakikibahagi at nauuhaw at nagugutom, Panginoon, sa iyong presensya sa bawat araw, O Diyos. Lord, magmanatili po kami na nasain po namin lahat, Panginoon, ng mga bagay na itinuturo mo ay ma-apply namin araw-araw sa aming mga buhay. Mapagpala ka, maitaas ka sa buong maghapon pong ito. Ano man po yung aming gagawin, Panginoon, ang ginuglorify po namin tanging pangalan mo lamang, O Diyos. This will be a great, another great day, O God, that we will live for your glory. In your holy name we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless us all.